strongest starting lineup that's on the court right now. Ito na po mga kapusa, 1-1, perpetual 1-1, Mapua facing off here in season 99. We are inside the Philoil Eco Oil Center in San Juan City, and you guys are catching everything right now live on Facebook and YouTube. Nandyan tayo sa NCAA Philippines on X and Facebook. Nandyan naman tayo, mahanap ko kami on GMA Sports PH, and of course live right now on your television sets on GTV. Here we go. Martin Berry, Carly Hernandez. Oh. In today's broadcast, it is a kill block right away for the Lady Otas. Sinesecure na agad, una pa lang. At yun naman talaga yung kalibre. Yes. Itong perpetual. The blocking. Dahil din, they're one of the tallest teams in the league. At syempre, praktisado nila yan. Isa sa mga pinapolish talaga nila. Habang itong Mapua naman, they also have strengths of their own. That's Freyan Garcia, able to barge into the wall. When it comes to attacking talaga, kailangan, pag alam mong malalaki talaga yung nasa harapan mo, makikipagsabakan ka talaga eh. Tsaka, abawi ka agad dun. Itong si Garcia, unang attempt niya. Adjust agad. Here's Sapin. Shy umipon. Wow. Vanabasbas. Oh, what an adjustment by the rookie, Raisa Ricablanca. Ganda ng variation ng mga ginagawa ng spikers ng Mapua. So you can see, hindi sila pumapalo lang na pumapalo. Rookie to, ah. Oh. Residency last year. Ito si Raisa Ricablanca. Transferred from UE. This is his first year in the NCAA. Previous game, 20 puntos in 3 sets. Down the line hit. Kaya pinagsimula ito ni Coach Sandy, si Bustamante. Sabi ko na sa'yo, mukhang magiging magandang laban talaga to. Makikita mo naman, even to defense. Okay. Sabi mo sa akin kanina, off-cam, Carly, na nakaka-tune up game itong dalawang teams na to. Yes. Perpetual, Mapua, so you're very familiar. At least, meron kang reference kung paano sila maglaro. Unahin natin itong Mapua. Ano sa tingin mo yung magiging strength nila sa laban na to? The last time na nakalaban namin sila, their defense talaga sobrang synchronized. As in, even yung mga middle players nila sa net, Masisipag talaga sila. So, wala talaga silang pinapabagsak na bola agad. Kaya nung time na yun, yun talaga yung nagiging main talaga nila. Which is dapat, kasi di sila ganun masyadong kalalaki na players. Yeah. They only have legitimately, yung matangkad nila, itong si Nicole Ong at saka si Babs Babiera. And Mapua gets another point. Perpetual sends that one straight to the net. Ito, Razel Aldea, medyo mababa lang. 1v1 yun. But that's a good tapat. Tinapatan niya agad eh. Alam niya na isa lang yung spiker niya at walang sumabay. Ito namang perpetual. Okay, this is a very good team that is expected to, as we see, Dapol. Yeah. Plays that one perfectly. Expected to be one of the favorites in season 99. Ano tingin mo yung magiging asset nila at strength nila going into this matchup? This perpetual naman kasi, dahil hindi rin naman sila ganun kalakihan. Yeah. So, parang magiging ano talaga nila is yung defense din. Mm-hmm. Even to the net, dapat doon na sila mag-start. And the service, of course, kailangan service pa lang. Yeah. Maging kargado na, di ba? Of course, Perpetual. Yes. Also one of the most disciplined teams in the league as De La Cruz commits the attack error. So, nawala agad. Yes. Yung abante na itong Mapua, 2 straight points for the Lady Altas. Kung makikita mo talagang balikan sila ng puntos, mahirap talaga magsabi. Sabi sa akin ni Coach Aying, sanina sa medyo silang magkalaban. Napakarami na nilang pinaglabanan ng mga iba-ibang liga. Alam na nila leagues. Yung mga laro talaga nila sa isa't isa. At sa championship sila nag-aharap, yung dalawang team na to. Yun yung kalibre niyan. Sapin! Tanya is denied! Si ano yan? Nicole Ong. And last game natin, 2 games. Ang magandang pinapakita nito ni Winnie Bidanya mula sa gitna. So far, wala pang nakakalagpas sa blockings niya. Wala pa. Talaga natatapatan niya lahat. Nicole Ong, one of the best in the league in that position. Sapin. Over to Dapol. Wide right for Daps. Medyo nag-adjust siya doon kasi medyo malayo pa sa net yung bigay sa Again, Daps Dapol did not play in set number 3.
against Letran nung pinapasok na ni Coach Sandy si Almeñana. Hindi na ibinalik si Daps Dapol. So, palagay ko, gigil bumawi dito. Yes. Oh, ayan o, may gigil. Yung atake na yun ni Dapol. Yes. Si Dapol, yan siya yung, di ba sabi ko sa iyo, naging teammate ko siya. So, yeah. Siya yung tipo na, pag siya yung pinareceive mo, magigigil siya na siya yung dapat kumatake. So, matik na, magiging puntos na talaga agad yun. Ah. Once na siya yung mag-receive. Mag-receive. Yes. Oh, cook siya na rin kukuha nun. Pabiera. Dapol, denied. Popped good up. Block. Back row hit. Nandun si Gohol, nakaabang. Uy! Nabutan ni Rica Blanca. Medyo okay yung option na doon na ihulot dahil medyo ma... As you can see, ayan, sobrang established yung block nila. Hindi lang talaga umabot. This time by yes. Raisa Rica Blanca. 6-all ulit tayo. Kaya na pa natin binabanggit. Ang dikit ang laban natin. Ganun ang nangyayari sa ating opening set. De La Cruz. Sapin to Dapol. Wow! Rejected. Umipon. Had to adjust. Gohol. Choosing De La Cruz. Popped up. Wow, the defense. Ganda ng of defense. Both teams. Yeah. Oh, net defense of Mapua though is making it hard for Dapol. Rica Blanca. Cross court. Wow. And doon si Bustamante. Dapol with a drop ball! Grabe. Rally na. Yeah. Rally agad. So dito, magkakatalunan na lang talaga sa diskarte ng mga spikers. Kasi magandang defense, parehas, both teams. Mapanit, floor yes. defense. Yeah. Quality rallies yung nakikita natin. Gohol. Sets up De La Cruz. See? Lozano couldn't handle it. And finally, Roxy De La Cruz gets one to go in. Si Roxy De La Cruz, one of the leaders of Mapua, and their Final Four appearance in Season 98. Ito si Rica Blanca. Serve. Yung mga kaliwete, no? Oh, ito yung oh. mga... Mahirap basahin yan. Yeah, oh, correct. Oh, Babs. Dapol! Popped up! Buhay pa! Basbas sends pa. It across. Sapin to Dapol. Trap ball ulit. Pero inangat ni Rica Blanca. Off-speed hit. Gohol. Mm-hmm. Three ball ang ibibigay sa Perpetual. Sapin. Went for the quick. But it is popped up again. De La Cruz! Oh, it's an wow. What a save by Basbas. Oh. But a better reaction from Winnie Bedania. Wow. Grabe. Alright, let's go to our technical timeout on the other side. Let's have Barry Marias. Last games may not have been what we all anticipated. The Lady Cardinals and the Lady Altas share the same goal today, and that is to bounce back. Dito nga sa panig ng Lady Altas, na ibahagi sa akin ni Coach Sandy Rieta na natutunan niya na hindi palaging maganda ang ilalaro ng lahat. Sanang araw ay panaginip na lang ang huli nilang laro. Pero kumpiyansang sinabi sa akin ni Coach Sandy na ngayon, alam niyang babawi ang kanyang koponan. Dito naman sa panig ng Lady Cardinals na ikwento sa akin ni Coach Aying Esteban, natutunan niya kung gaano kaimportante ang character building. Hindi raw pwede na sobra niyang itaas ang kanyang expectations, lalo na't maraming bata sa kanyang koponan. Alam din niyang babawi sila, pero aminado din siyang hindi ito magiging madali. Sino nga kaya ang makakabawi ngayong araw? Yan ang abangan natin, Martin at Cardi. Maraming salamat. Fatima Marias, our courtside reporter. Great report on our coaches here. Shai Umipon winds up. Again, quality rallies continuing in this match. De La Cruz ends it. Good spike. Alam mo, napakinggan ko yung character about yung sinabi ni Coach Aying. Sobrang importante nun when it comes sa mga players. Yeah.
Siyempre, dapat alam mo kung ano yung character ng mga players mo, di ba? Yeah. So, para balance lang din yung mga nangyayari. At sa tingin ko para sa Mapua, katulad nung nireport ni Fatima kanina, as siya ay umipon, scores on that powerful hit. Yun yung after you make a Final Four appearance, yun yung next step para sa'yo. Expected na, kumbaga na may character ka, na may composure ka, lalong-lalong na sa dulo ng mga set. And I think that's a good thing. Na, lalo na pagkaganyan, alam niya ng mga bata yung mga players niya. Alam niya, alam, malalaman mo agad eh, na kilala niya talaga. Yeah. Kilala niya yung mga players niya agad. At dito naman sa Perpetual, ang narinig ko doon, as umipon, nagkabanggahan sila doon. Pero buhay pa. Teka, tapusin muna natin yung rally before we go back to Fatima's report. Dahil ang gaganda yung palitan natin. The defense. Oo. At inaangat pa after the deflection. Goal! Running attack! Will not work for Babs. They go to Omipon. Oh, single coverage. Doesn't work. And Omipon is able to score. Sabi si ni Coach Sandy kanina. Diba? Nangihinayang siya sana hindi na lang daw nangyari yung huling game. Pero nare-recognize niya. At alam mo yan as a volleyball player. Yeah. Meron naman kang mga araw na talaga. Wala talaga. Pangit talaga yung gising. Yeah. Pero it's okay. Kasi syempre, di ba? Mas okay na nalalaman mo yun agad eh. Para alam mo in the next game, alam mo yung i-a-adjust nyo. At saka mas okay na maaga nangyari sa inyo. Oh yes. Yan naman yun. Para magising kayo. Ooh! Garcia has been... Hindi nila in-expect yung bola na yun. Yeah. Has been scoring in bunches dito sa ating set number one. Fayan Garcia right here. With the use of the net. Karaming puntos na si Garcia. Omipon! Nakaabang na din si De La Cruz. Yeah. Garcia with a push. It is returned by Sapin. Back row hit. Tapol with a dig. Ooh, that error on the set. So Mapua equalizes once again. Tabla ulit tayo sa set number one. Grabe po. Ipalitan natin. At ito yung nakita ko so far in this season. You know, we're seeing better qualities in terms of the rallies. Mm-hmm. Talagang pinaigting ng mga schools natin, universities natin, yung kanina nilang mga volleyball programs. Yes. Alam mo yung napapansin ko dito sa kanila ngayon, rookies, ang ganda ng net defense nila. Yeah. It's on point. Kaya mahirap, nahirapan din yung mga spikers. That's right. Kaya itong service na to importante talaga. Ah, sabi mo lang. Yes. Oo. Kapag ganyan yung mga blockers mo, they're on point, dapat service pa lang kargahan mo na para wala na silang time to attack. Diba? Puntos agad. Yung sinasabi ni Coach Aying, nung huling game, yung errors nila, marami-rami, pero timely rin yung naging errors nila. Yes. Ito yung inangat ni De La Cruz. Garcia! Wow! Wow! Freyan Garcia. By Garcia. The freshman. First year to legit. Freyan Garcia with a put down here. Mula sa Litas City in Batangas. Galing sa UE High School. UE din, maganda programa sa high school, ano? Balikan talaga. Grabe. Siya ay umipon naman sa kabila. It's been a battle between Omipon and Garcia dito sa set one. Parang ang dali yun para kay Shai. Iniwas lang niya doon sa blocker. Oh. Pero tusok pa rin yung palo. Yes, which is a good ano naman yun, idea naman yun as a spiker. Siyempre, di ba, pag nakita mo ng established na talaga yung blockers mo, wala ka nang ibang pwedeng gawin kundi palusutin na lang. Di ba? That's right. Tapol. Gohol. Choosing Garcia once again. This time, she is checked. Backset naman. Papunta kay Erika Blanca. Nandun pa rin. Sarado yung pintuan. On point. Garcia with a lefty push. Lozano. Difficult set. A chance for the Lady Cardinals. Uy! Set sa ere. Pero may humawak sa net. It's Erika Blanca. May nandun na. Nagulat ako kay De La Cruz din, ha? Atake. Oo, tamama. Ito. Maganda naman yung idea niya. Maganda. Kaso medyo sumobra lang ng konti. Nakita ko yon sa men's team ng Japan. Yes. Di ba? Yung... Biglang isi-set. Biglang isi-set. Ng spiker. Sayang, sayang. Good intention. But that's good variation we saw from De La Cruz.
Rica Blanca, struggle pa rin. Not over that time. I think nag-struggle siya sa set dahil medyo malayo. As a lefty, yeah, mahirap yung mga bola na ganyan kalayo sa net. Kasi marami silang pwedeng i-adjust, especially yung position ng pagpalo nila pag mali na agad. Which is, mataas yung tendency na mag-error ka talaga. Medyo strange dito kasi yes, maganda yung connection nila ni Gohol. Siya ay umipon. Yes. From the service line. Nakala nyo, harap lang ha. So, puntos ako mula sa serve ko naman. 15-12. Ito na siguro yung pinakamalaking lamang so far ng Perpetual. It is Gohol going to Garcia once again. Lozano is ready. Taps. Too strong. Di pa rin nakaka-adjust. But it's okay. Yeah. Kasi kita naman natin kay Dapol talaga na talaga nang gigigil na siya, na pumuntos. Mm-hmm. But kulang pa. We'll see. Di pa, malay natin, hindi pa rin siya nag-iinit. Oh, this is our diba? Reigning MVP for yeah, sure. She knows how to handle. Oh. Especially pag alam niya ang mga ganyan stage na nahihirapan siya mag-adjust. Alam niya yan. That's right. Oras lang. Kailangan yes, yan. Warm up ng konti. 14-15 though. Two straight points for the Lady Cardinals. Latest one was a pushback from De La Cruz. Garcia. That's a good serve. Yeah. Heavy serve from Freyan. Wow! But, Nicole Long! Just leaving her and her hands there. Wala siyang effort doon. Tingnan mo yan. Tumayo lang siya. Yep. Diba? Wala pang lumalagpas talaga sa kanyang bola. That's the sobrang Nicole Ong wall. Yes. Established. Grabe yan. Freyan, tabla tayo. Tatlong sunod oh, para sa Mapua. Although, that will be ended by a service error. Let's go to this technical timeout. Babalik po kami. Bigong makapasok sa 2024 Paris Olympics si Tokyo Olympic gold medalist at Pinay weightlifter na si Aidelin Diaz. Hindi nakamit ni Diaz ang kailangang puntos sa 59 kilogram weightlifting category sa qualification rounds ng 2024 IWF World Cup. Dagdag naman sa listahan ng pambato ng Pilipinas para sa Paris Olympics ang Pinay weightlifter na si Elrin Ando. Pinataob ni Ando si Diaz sa parehong weight category. Si Ando na ay kasiyam na Pilipino na lalaban para sa Paris Olympics. We are back to live action and we're checking out the rising rookie from Intramuros, Raisa Rica Blanca. And again, announcing her presence here in the NCAA. 20 points for the first-year player ni Coach Aying Esteban. Grabe. First year, diba? Dapat ganyan. Pag nabigyan ka na ng opportunity, ba? Grabe, diba? And her performance, offensively, well-rounded pa. Yes. 15 may points. Defense. May defense. May aces pa. Yes. Apat na aces yun. Good. Meron din siguro nag-lefty siya. Nahirap siya basahin talaga ng mga spikers, ng mga blockers. Pero nahihirapan pa siya dito sa laban natin. Wow. Maybe nag-a-adjust pa din siya dun sa ngayon kasi dahil ngayon palitan talaga yung puntos. That's right. Si Bustamante was able to connect combination play para sa kanya. Pala kayo na ako nakakita ng play nila. At least nakita nila na nakapuntos pag nag-play talaga. Oh, yeah. Tignan natin to. Mga papasok sa Perpetual Ariola. Will come in for the first time with Krisha Cordero. Talaga nagbabalasa dito si Coach Sandy. Hold on. O sige. Tinuloy na nila. Diretso na. Sa full timeout. Let's listen in. Sino yan? Sino papasok? Ha? Service tayo o defense ha? Ganun lang. Taka natin ha. Ito lang spiker nila. Nasalito sa sila. O play mo. Play mo. Play mo, nasa libro sa mga.
All right, on the side of the Lady Altas, when Daps Dapol, the reigning MVP, was struggling, it was the shining sophomore, Shai Omipon, who took on majority of the scoring load against Letran. At least kahit pa paano na nagsistruggle si Dapol, merong isa na nag-stand out. Diba? Sa team nila talagang tulungan, di ba? At saka willing, yes, ano? Yes, willing talaga tumulong. Ito si Pax Papiera. This is a good counter for Mapua to tie it up once again. Again, ang pinakamalaking lamang natin dito, I think was 3 points earlier held by Perpetual. Oh, tied na ulit. Tabla. Ang bilis ng habol, yeah. So, nagpalit na rin ng setter itong si Coach Sandy, just like in their previous game. So, Ariola is in. Let's see kung mas maganda ang connection niya dito. Dapol. Na-depensahan. De La Cruz! Oh! Yes! 18-17. Mapua is in front. Talagang nilalaban na to. Pagalingan na lang to. Sino talagang gusto lumaban? Yeah. Kasi makikita mo parehas naman eh, di ba? Parehas naman. Maganda yung depensa. Maganda yung blockings. Yeah. Even yung defense nila sa net, mga service. Oh. Diba? Lahat on point, ano? Yes. Oh, De Guzman. Palitan talaga ng puntos. Yeah. Dapol tries, but the ball is deflected. Ito si De La Cruz, napatigil. Off speed will not work. Underhand setup for Daps. Oh! Oh! Wow, good placement. Again, just a soft touch for Daps Dapol. Maybe it's just that basa talaga nila yung laro nilang isa't isa, right? True. Kaya, hindi rin. Feel ko na rin ako magugulat kung bakit palitan lang sila ng score. Alam na nila eh. Alam na nila yung laro nila sa isa't isa. And then these two teams have faced each other multiple times in the offseason. Daps Dapol converting from the service area. Too straight from Daps. Kung di ako makakapunta sa harap, okay, mag-service ako. Hinahirapan talaga siya sa mga mas madali, di ba? Madali. Tama. Again, Daps also one of the best servers in the league. I think number one last season itong si Daps when it came to aces. Oh. Uy! Miscommunication. Miscommunication. Yeah. Si Manarang ang nag-seset ngayon para sa Mapua. So, timeout coach Aying Esteban with Perpetual threatening to pull away. Hindi lang yung play. Eh, ba't bumitaw ka doon sa play mo? Diba? Binigay sa'yo ngayon, nawala na yung ano. Okay, tsagayin natin to. Lumalayo sila dahil sa error natin. Pagka nagkakalamang tayo ng isa, nag-error tayo, nag-error, hindi tayo makalayo ng palayo. Paulit-ulit na lang sinasabi. Ingatan natin yung galaw natin. Maging lenient tayo sa mga galaw natin. At talagang atake tayo na maganda at piyapat na pupuntos na maganda. Ay, guys, tawin ko. Ganun lang, ha? Eh, Lady Cardinal! Viva, Mapua! Yeah, Coach Aying pointing out their main problem here in set number one. Kapag ka nagmo-momentum sila, pumupunto sila sunod-sunod, sarili nilang error yung pumipigil. Yes, dapat tuloy-tuloy na eh. No? Nandun ka na eh. Nandun na yung momentum. Tama naman yung sinabi ni Coach Aying na dapat lahat ng kilos, wala na dapat palalagpasin. Kasi, look, crucial na. So, lahat, atake ko, atake. Oh, si Pax Papiera. That's a quick attack for her. She's been alone in that middle attack. By the way, pumasok para sa Mapua itong si Nads Berses at si Princess Manalang. Si Tech Manalang. That's her nickname. Good all right. Serve. Straight to Daps. Oh, Mipon! Wow! Nasagot ni Basbas. De Guzman with the push. Dapol was there. Here's the quick attack from Bedanya. And Winnie Bedanya scores. Good effort there by their libero. Masipag. Inabutan hanggang yes dulo, pero kinulang. Kinulang. Masyado na malayo. Yes. It's Paspas diving for that ball. 2-point lead once again para sa Perpetual. Tere Manalo comes in for the first time. So, halos full lineup na ang pinalitan yes dito ni Coach Aying. Perses! Paikot kung paikot na. Yeah. That went out. Interesting decision here by Coach Aying to
eto yung mga hindi nila dapat magawa ngayong crucial na talaga. Wala na dapat errors to. But we'll see. Pero no! Single block by Aldea. Perpetual with a 4-point lead. Let's check this one out. De Guzman. Wow! Check na check ni Aldea. Diba, umatake. Sige, nag-misreceive. Umatake na. Asan yung support system natin? Asan yung coverage nun? Bakit wala na? Pag minalo ba ni Hannah, tapos na? Ganun ba kalakas tumalo si Hannah? O nasa yung support system, ba't nawawala? Hinayaan natin yung kasama natin doon sa loob. Nawawala yung coverage natin. Kayo, tuloy-tuloy. Huwag niyo tigil yung sarili niyo. Yep. You know what? Martin, si Coach Aying kasi naging coach ko yan. What I love about him kasi pagka, humbaan nandiyan siya sa loob ng court, pag ganyang time. Wala nang time, to magsisihan. Dapat, tama yung sinabi niya, support system. Nasaan yung support system? Dapat diba? Nandoon. Yes, oh, yeah. Especially crucial. Tsaka ganito, dapat alerto yes. ka. Oh, Perses is able to connect on the off-speed. Much needed point for Mapua. And then, now, they will try to chip away off of this 3-point lead by Perpetual. Well, that's Perses, one of... Makakapag-isip ka kaagad eh, no? Pagka ganun yung sinabi sa'yo. Makakapag-isip ka kagad ano na yung next ko na gagawin. That's right. Omipon! But ganda ng defense doon. Oh. Masyado lang palakas yung atake ni Omipon. Set point for the Lady Altas. Kinargahan to ni Omipon. Yes. May gigil doon. Talagang puntos ko na to. Hindi na pwedeng madepensa. So Perpetual has a chance to get set number one here as we see the chairman of the NCAA Indoor Volleyball Tournament, Sir Frank Ducey Jr. and the Mancom representative of Perpetual as well. Ito si Min Min Sapin back on the court. It's a good serve. Over-received. Buhay pa. De Guzman. Oh. Off-speed naman siya. Pero may nakabantay. Here's Bustamante. And set number one. Chinalan siya pa yung block ko na. What a set we just had. But again, Perpetual had the final push. Winning set one, 25-20. We'll be back after a few reminders for set number two.